Hello guys, si Dexter nga pala to, ang inyong Keto Gamer. And sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko para mabilis kong makuha yung Epic to Mythic. Bago nagkaroon ng patch bago mag-end yung season, napataas natin yung win rate ni Jawhead hanggang 90% at around Mythic 4 rank. Pero nung nagkaroon ng bagong patch, nagkaroon ng nerf kay Jawhead, lalo na sa mga roaming tank Jawhead na kagaya ko. Ngayong pagpasok ng bagong season, magkakaroon na ng mas mahinang shield si Jawhead. Pero tingin ko okay pa rin naman siyang gamitin, basta mas magiging maingat lang tayo. Ngayon, nag-end yung season natin ng 77.5% win rate kay Jawhead. Pero sa video na to, papakita ko rin sa inyo yung mga ibang nagamit kong heroes kagaya ni Basha, Angela, at saka ni Kukra. Sa totoo lang, medyo naninibago pa ako sa Mobile Legends nung pagbalik ko kasi ilang buwan ko rin hindi nilaro to. Pero tingin ko may isang controversial na dahilan kung bakit itong season na to na nilaro ko tong Epic to Mythic series na to, sobrang nadalian ako. In fact, siguro mga 3 araw na on and off na grind siguro yung ginawa ko para mabilis akong mapunta sa Epic hanggang Mythic. Syempre, alam naman natin may mga taong kayang mag-grind pa na mas mabilis sa 3 days natin na on and off. Pero tingin ko okay na rin yun kasi syempre may 2 rin naman akong anak tsaka trabahong mga kailangang tapusin. So yung parang part-time natin na pag-grind na yun, tingin ko okay na rin. At yun nga, gaya ng sabi ko kanina, merong isang reason o dahilan kung bakit tingin ko madali akong nakapag-rank up ngayon. At sasabihin ko yon by the end of this video. Tingin ko nga lang medyo magiging parang controversial at saka may mga taong mag-agree or magdi-disagree. Pero yun nga lang, parang personal na reason ko lang yon. And kayo na lang bahala kung anong gagawin nyo sa information na yon. So for now, sana ma-enjoy nyo itong mga sharing ko ng mga lessons na natutunan ko this time from going from Epic to Mythic ng 3 araw lang. Enjoy the video! So sa laban na to, napili kong tank si Basha kasi 3 sa kalaban nagre-rely sa heal, si Alice, si Sylvana, tsaka si Hanabi. Factor din yung stun talaga ng first skill ni Basha at tsaka yung second skill niya na kada na itatama mo sa kalaban, nagre-reset. Pero sa part na to, hindi ko na itama kaya nakita nyo hindi nag-reset yung cooldown. And sa matchup na to or sa clash na to, nag-back muna kami hanggang magkaroon kami ng cooldown sa mga skills namin. Isa sa paborito kong part talaga kay Basha is yung pag-ikot-ikot o paggulong-gulong niya. Dahil dito mabilis kang makakaikot ng mapa. And yun yung ginagamit ko para makapunta kung saang lane man ako kinakailangan. Isang example na to, galing ako sa malayong part ng mapa nito at napatay natin yung Sylvana dahil nasa tamang timing yung pagpunta natin. Syempre check buff ka rin kung ikaw si Basha or kung sinong tank man yung gamit mo. At dahil doon, diba, nahuli natin yung pagpunta nung Tigreal kahit papano. At dahil nga sa pagulong-gulong technique ni Basha, pwede kang makaikot sa mapa at makatulong sa pag-secure o pag-knockaw ng mga buff ng kalaban. At dahil lamang kami, alam kong kakayanin kong tangkihin yung damage na binibigay nila. Isa rin sa spell na pinili ko yung healing natin, kaya nakatulong yon para makapag-survive tayo on top nung ating ultimate. And once again, makikita natin dito na makakatulong talaga ang paggulong-gulong ni Basha para makahabol ng kalaban. Yung stun niya ang isa sa pinakamagandang part ng kit niya. Sa clash na to, makikita natin kung gaano ba kaganda ang partnership ni Basha at ni Angela. Bukod sa healing na binibigay ni Angela at shield, yung damage reduction talaga ng ultimate ni Basha malaking tulong. Of course, kapag natama-tama mo pa yung second skill niya, syempre tumataas talaga yung damage mo. At yun yung nakakapanggulat. Dito makikita nyo na gamit pa rin natin yung ult ni Basha para ma-secure lang yung Lord. Kasi pag kinontest nila, may chance na manakaw pa nila, di ba?
And dito makikita natin na ang ganda nung pagpasok nung Angela na save tayo. Pag hindi kaya, takbo lang mga guys. Sa laban na to, ginamit ko naman yung Angela. Sa totoo lang, hindi ako masyadong marunong gumamit ng Angela. Pero ang alam ko, kapag gamit mo si Angela, isa siya sa pinakamalakas na level 2 heroes. Ibig sabihin nun, pag nagamit mo ng maganda yung first skill niya na may healing sa kakampi mo at saka damage sa kalaban, plus yung second skill niya na root, eh magkakaroon kayo ng advantage gaya nung last clash na yon. At sa clash na to, isa pang example yung second skill ulit ni Angela. Pag na-root yung kalaban, mahihirapan na talaga yan. Sa part naman ng clash na to, dito mo makikita kung gaano ka-importante ang positioning at saka yung familiarity sa hero. Dito kasi sana mas alam ko o kabisado ko kung paano mag-teleport o sumanib. Kaso syempre, nag-fail tayo. Talaga nga, hindi ko pa kabisado kung paano yung mechanics o yung timing ng pagsanib-sanib ni Angela this time. Sa clash na to, makikita natin dalawa kami ni Alice laban sa apat. Pero dahil sa skill number 1 ni Angela na may heal, natutulungan natin yung sustain ni Alice hanggang sa dumating na yung marksman natin. Of course, with the help of our crowd control na skill number 2, nakakatulong rin tayo para mas maparami yung advantage natin sa clash. Siyempre, ang pinakamagandang part na pag-aralan talaga kay Angela is yung proper timing ng kanyang pagsanib. Pwede kang nag-clear ng lane sa isang malayong part ng mapa, tapos pwede kang sumanib kung saan man magkakaroon ng clash. Yun yung part na hindi ko pa master, itong part na ginamit ko si Angela. Pero kung sakali man na gusto nyong maging Angela main, yun yung pag-aralan nyo. Paano ba pumosisyon, mag-split push at the same time, maging always available kapag nandun na yung team fight kung saan ka kailangan. Dahil matagal na akong hindi naglaro ng ML, hindi ko rin alam kung sino ang mga meta heroes nung part ng paglalaro ko nito. Pero sinabi sa akin ng kaibigan ko na malakas daw si Joehead ngayon. So binili ko siya gamit ang hero fragments na meron ako. Hindi ko pa alam that time na si Joehead pala ang magbibigay sa akin ng maraming win streak. At eto na nga, napansin na nga natin na ang tapon-tapon pala at missile ni Joehead ay napakalakas. Isa rin sa magandang part na ginagawa mo pag ikaw si Joehead ay yung panggulo o pag-reset ng objectives ng kalaban. Ayun, from epic, naging legend na tayo. Dahil nagustuhan ko si Joehead, ginamit ulit siya para madagdagan yung stars natin. Sa match na to, gumamit muna tayo ng trial skin ni Joehead para naman medyo pogi yung laban natin. Syempre, skill number 1, malaking damage yan sa pagtulong na makapag-clear yung core mo. Of course, kung saan ka rin nagpo-position o umiikot habang naglalaro as support tank, eh malaking tulong din yon para maging at the right place at the right time ka. Magandang skill rin talaga ang second skill ni Joehead para masave mo yung kakampi mo, lalo na pag may Aldous yung kalaban. Sa clash naman na to, makikita natin yung passive ni Hanabi na niligtas siya para hindi siya matapon. Yung passive kasi ni Hanabi parang purify yun.
Nung time na to, hindi ko pa talaga kabisado yung mga combo ni Johead. Pero kung titignan natin, isa sa pinakamagandang gagawin natin pag up yung ating ultimate kay Johead, eh susundan kagad natin nung tapon niya. Ito naman yung isang example ng pangit na paggamit ng ult ni Johead. Dito nag-ult ako kahit na wala akong cooldown sa second skill. So hinuli lang ako ng Franco. Buti na lang lamang kami kaya di ako na burst down. At yun na nga, habang tumataas yung rank, lalong nababan si Johead. Kaya ginamit ko na lang si Kufra. Isang reason ba't ginamit ko si Kufra sa match na to? Dahil may Gusion yung kalaban. Makikita natin dahil sa bola-bola ni Gusion, mahirapan siyang umalis. Kaya ito, mamamatay siya. Actually, okay na sana tong play na to. Kaso nagkamali ako dahil sa kabilang direksyon ako nag-flicker. Kung sana tumingin ako sa mapa, mas nasave pa ako dun. Okay din talaga pag nagkakaroon ka ng chance na makontest yung mga objectives kahit na crab lang yan, as long as safe ka. Sa clash naman na to, mapapansin natin, nag-charge ako pero alam kong hindi ako aabot basta-basta. So, kinancel ko na lang para hindi ma-full yung cooldown. Of course, ready naman yung bola-bola natin para hindi makatakas yung Guinevere. Makikita natin dito na nakakuha pa rin tayo ng pick off at syempre tatlo na nga lang yung patay sa kalaban. Pero dahil medyo naging greedy kami, tinuloy pa rin namin yung paghabol sa kalaban. Kaya ito yung magiging punishment namin. Malaking tulong din talaga kapag binabantayan mo pag mag-a-up na ang blue buff ng kalaban. Dahil kay Gusion, very important yon. So ito, hindi niya napigilan ng sarili niya na talagang i-contest pa rin at ipaglaban yung blue buff niya. Yun nga lang, nakapag-responde kaagad yung mga kakampi natin. Kaya ayun, hindi niya to nakuha. Sa part ng clutch na to, susubukan kong i-save yung Lyla sa kamatayan. Pero yun nga lang, nagkamali ako ng konti, kaya yun hindi ko siya na-save. Kung siguro ginamitan ko kaagad ng ulti yun palayo, medyo na-save ko pa rin siya. Pero kahit papano, yung pag-atake nila sa Lyla ang naging dahilan para mamatay pa yung dalawa. At yun na nga ang dahilan at hindi nila made-defend yung base nila this time. At ayun na nga, open ulit sa Johead, kaya pinili ulit natin siya. As usual, maghahanap ka lang mga tamang timing mo para magamit mo yung second skill o tapon-tapon. At gaya ng nabanggit ko kanina sa video na to, talagang kung may chance na kunin nyo yung crab, kunin nyo. At ito na nga ulit, ang ulti plus second skill combo ni Johead pag tumatakbo yung kalaban. Expired na yung skin trial card natin kaya ito, back to regular skin na ulit tayo. Sa ranked games, malalaman natin na may mga matchups na dapat iwasan natin o talagang maging careful tayo. Gaya dito, hindi ko in-expect yung burst ni Vale at saka ni Bruno kaya namatay tayo. Ito naman, isang example ng mga mali o hindi magandang paggamit ng ulti natin. Masyado nating maagang binitawan yung ulti. Kung sana nag-antay tayo ng ilang segundo, up na rin sana yung second skill natin. Kung hindi lang nagkamali ng galaw yung alpha ng kalaban dito, tingin ko wala kaming mapapatay dun. Part ng clash na to, makikita natin na dapat iiwasan mo o watch out ka kapag may Bruno yung kalaban at nakadikit ka sa low HP na kakampi. Dahil may turtle, kailangan pa rin nating mag-contest. Low HP tayo, pero dahil may immortality tayo, inantay ko lang yung cooldown ng skill at saka ako bumalik sa fight ulit.
Ito naman sa pag-contest sa Lord, makikita natin na mayroong gatot. Alam naman natin na yung ultimate niya ay yung paglipad. So imbis na magstay lang ako sa ilalim ng Lord, pinuntahan ko talaga siya at tinapong ko siya papunta sa team. Dahil doon, hindi niya na nagamit yung ultimate niya para mag-attempt ng steal. Sa part ng laban na to, naubos yung kakampi natin. So walang masama kung talagang tatakbo tayo para isave ang sarili natin. Sa part ng laban na to, medyo nakakatakot kasi ubos yung mga kakampi ko at matataas yung death timer nila. Ngayon, kailangan nating mag-defend. Part na to, ang priority ko lang talaga is bawasan yung buhay ng mga minions. So, inaantay kong lumapit ulit sila para magamit ko yung skill 1 natin. Sa part na to, kahit may immortality tayo, di pa rin tayo nakaligtas sa mga kalaban. Pero buti na lang, meron tayong Chang'e, tsaka Rhodey na nabuhay, kaya tuloy pa rin ang laban. Part na to, tinapong ko kagad papunta sa amin yung gatot. Dahil dito, naging libre yung Karina para i-burst down yung veil. Sobrang sakit na rin kasi nung damage ng veil this time. So sa laban na to, makikita natin yung importansya ng hindi pagsuko kung lamang na yung kalaban sa early game. Dito kasi, meron kaming comeback na nagawa dahil lang naiintindihan namin na pwede pa kaming makabawi. Dito, makikita ulit natin yung advantage ng being at the right place at the right time. Ito, isa sa pinakamagandang part kay Johed is yung skill 2 niya kung saan bumibilis yung pagtakbo. Meaning, nakakaikot tayo sa mapa ng mas mabilis. Part ng laban na to, makikita natin yung trade na mangyayari. Habang napapatay namin dito yung Selena ng kalaban at saka nakakabasag kami ng tore ng kalaban, nakapag-turtle naman sila. Ang magandang example na rin to ng dapat, after makuha ang objective, back na dahil dito hindi namin nagawa yun, namatay yung Hanabi namin. Ito naman yung example ng pagkakaroon ng 1 level advantage sa mga kalaban mo. So makikita nyo 2 versus 1 na to at nauntihan pa nga tayo ng Atlas. Isang example na rin to ng bakit dapat nakukuha nyo yung meta heroes kagaya ni Johed ng patch na to kasi talagang OP siya. Ito naman, ulitin ko, objectives lagi. Ito naman yung example kung kano kalakas ang bawat hampas ng Lord sa base. Ito yung dahilan kung bakit dapat matuto tayo mag-defend kapag may Lord na paparating. At syempre kung bakit importanteng makuha natin yung Lord in the first place. Dito, makikita naman natin yung isang example ng paggamit ng second skill ni Johed para itapon papalayo yung kalaban to protect our teammate. Thank you.
game naman na to is an example nung tinatawag nating advantage ng pagkuha ng first turtle. Kung makikita natin, magiging halos lamang lang kami ng isang kill sa kalaban. Pero dahil makukuha namin yung turtle, magbibigay ito ng extra gold at saka experience sa buong team. Kaya as a roaming tank, isa sa mga magandang ginagawa natin is tumulong talaga sa pag-secure ng unang turtle. Ulit-ulit pero kailangan talagang ulitin yung mga concept ng pag-agaw ng buff ng kalaban at saka pagkuha ng objectives. Ito naman example ng pangit na tapon. Kung hindi siguro natin tinapon yung Judon, baka napatay pa siya nung Kagura na kakampi natin. Pero syempre, babawi tayo ng isang good na tapon. Dahil dun sa tapon natin, hindi tumama yung skill nung Alpha na makakapatay sana dun sa Beatrix. Yun na nga. Isang star na lang magiging mythic na tayo. Pero this time, na-ban si Johet. Kaya kailangan natin gumamit ng Kukra. So, sa game na to, ulit-ulit lang yung mga magiging reminders. Naging advantage sa amin yung pagkakanakaw ng unang red buff ng kalaban, yung pagkakuha ng turtle, pagkakapatay sa early game dun sa core, at saka syempre yung pag-take advantage dun sa passive ni Kufra na heal pag nagiging long range yung basic attack niya na may tinatapon siyang parang tissue paper. Ang ganda ng heal na nakukuha natin kasi yung emblem natin is support. Pero mas maganda pa rin siguro yung concussive blast. Yun nga lang, hindi pa maxed kasi yung tank emblem ko. So na isip ko, gamitin ko na lang tong support emblem. So yun na nga, sana nagustuhan nyo yung sharing ko ng journey ko from epic to mythic at yung mga natutunan ko. And syempre bago ako magtapos, gaya ng sabi ko, gaya ng promise ko kanina, i-reveal ko sa inyo kung ano yung tingin kong naging dahilan bakit naging mas madali nga yung pag-rank up ko this time. And ito nga sabi ko parang controversial kasi the reason why is ito po yung dahilan. Bago po ako maglaro ng Mobile Legends o bumalik sa Mobile Legends, naglaro muna ako ng Wild Rift. And dito, using the support and jungler role, nakaabot tayo sa Emerald. Ngayon, ang natutunan ko kasi pagdating sa Wild Rift is yung idea ng macro at gano'ng ka-importante talaga yung objectives. So, pagdating sa Mobile Legends, na-apply ko yung mga principles ng pag-contest sa objectives at the same time, syempre, yung being at the right place at the right time, which is yun nga, yung pagtingin sa mapa at pagkakaroon ng map awareness. So, yun po. Sana nagustuhan niyo yung video at kung hindi pa kayo nakapag-like, subscribe at comment, sana gawin niyo na para naman magkaroon ng mga visibility o magustuhan ng algorithm itong channel natin na bagong-bago pa lang. 6 pa lang yung subscribers natin sa channel ngayong time na ginagawa ko tong video na to. So, sana magustuhan niyo. So, yun nga. Like, comment, and subscribe. Peace out.